tamang-tama tong episode na to. This festival season. Modernong siyudad na may mayamang kasaysayan. With a sign, packs of luxurious destinations. Beautiful and wonderful places. Always welcome to Cebu. At hindi lang yan ha, mag-food trip tayo ng wagas dito dahil titikman natin sa abot ng aming makakaya ang lahat ng mga sikat na kainan nila dito. Ito ng ating tanghalian ngayong araw, ito ang nilarang sa kayong crispy. Igat natural, Cebuano, bayan. Madalas? Ito pa lang, parang umisi po ng bayan. Ay, ito na nga pala. Third tanghalian ngayon dito sa Cebu City. At kilala niyo ba yan? Galawan pa lang, alam na yan. Mamamatay ka sa sarap dito sa Cebu. Kaya nasa likod ko. Ayan na yung barko na sasakay namin papuntang Cebu. Mula dito sa Negros. Tanaw na tanaw doon, no? Sa harapan namin. Malapit lang. Cebu na agad yan. Kaya ito na. Ang marahil ang pinakang murang barko na pagbabayaran namin sa buong biyahe namin. Mamaya, siguro mga hapunan, doon kami magdi-dinner sa Cebu City na. Ay, dito na kami sa Cebu. Kaya lina tubig, oh. Ngayon papunta naman kami sa ano, sa Oslo, doon sa maraming butanding. Grabe, ang ganda ng dagat dito. Ewan ko lang kung kita sa camera, pero linaw. Ayan, dito na kami sa ano, sa whale watching. Sana umabot pa. Mag-aalas 12 na, kaya bibilisan ko baka sakali. At ayan na nga, cut off na daw, hindi kami umabot. Buti na lang, iba ng technology ngayon. Kaya ito ang ginawa namin at hindi kami nabigo. Hindi pa ako natatagalan sa pagpapalipad ng drone, pero andyan na agad, meron na agad isa. Mukhang napaka-amo pala nitong mga to. Nalapit sila doon sa bangka. Hindi ko alam kung bakit. Mukhang pinapakain ata. Andito na naman ako sa ganitong pakiramdam. Yung nagiging emosyonal sa tuwing nakakita ko ng mga hayop na bago lang sa aking mga paningin. Naaalala ko tuloy yung mga karagatan na nakita kong maraming mga nakalutang na mga basura. Sana tigilan na ng tao ang pagtatapon ng mga basura sa ating mga karagatan dahil sila at yung iba pang mga laman dagat ang mas lubos na naapektuhan sa mga maling gawain na yan. Lahat tayo may kanya-kanyang lugar dito sa mundo. Napakaganda po ng mundo. Sana wag naman tayong tao ang sumira dito. Sa pagpapatuloy ng ating biyahe, sunod naman namin pinuntahan ang Simala Shrine. Ito ang Monastery of the Holy Eucharist. Ito ay pilgrimage site na dedicated para kay Mama Mary.
andito tayo ngayon sa Karkar at hinahanap namin ngayon yung kanilang bilihan na sikat na pan na chicharon dito at saka yung kanilang public market dahil doon tayo kakain ng lechon. Hindi na, wag na yan. Itong iPhone na lang. Magmamoist lang ulit yan kahit kung nasan mo. Mainit dito. Yan, dito tayo ngayon sa Karkar at nasa likod ko na yung sikat na bilihan ni Charon. Nakabili tayo. Halos lahat po ng mga pinupuntahan po naming mga lugar at mga kainan ay nakabase lang po sa mga napapanood po namin sa TV at sa iba pang mga vlog. At ang magkano yung ganun? Sa kainan na yun. Okay. Not for you. Bawa sa akin, guys. Ayan, tapos na kain tayo sa Matmat at hahanapan naman natin si Cherian ng kanyang mga kain. Aww. Lechon section dito sa Karkar Public Market. Sa time po na to, ay malabo na naman ang aming camera dahil nag-moist na naman po sa lamig ng aming aircon. May makakain si Cherian. Yung lechon. Yun! Tapos ang problema, meron siya makakain. Dito kayo. Okay. Bawa siya. Yung kanya, medyo manok. Muna kita nili. Halal food, bawal ang pork. Yeah, may Starbucks! Huh? May Starbucks! Oh, may SP dito sa Karkar! Andito na kami sa sasakyan. Andito kami kakain. Alam mo naman, comfort zone namin to. Puso. Last lechon. At si Cherian, yan. Bawal ang pork. Inalok siya kanina. Inaalok kanina doon sa ano, parang mga walang kalam-alam. Tawa din siya. Hindi, parang wala sila idea na ano, prohibited. Ang yurik. Atay. At chicharon bulaklak dito sa Karkar. Crunchy ang yurik. Ang Karkar lechon. Unahin natin ang balat. Unang kagat pa lang, hilo na. Nakakatakot kumain ng mga ganito. At ang kanin natin, puso. Para sasakit ang leeg ko ito mamaya. Ang totoo. Yeah. Pati mga aso namin, masarap ang kakainin ngayon. Leksyon dito sa Karkar! Ayan, ginabi na kami sa pagkain ng leksyon dito sa Karkar. Kaya sigurado, gabi na ang dating namin. Malamang. Thank you.
Sa sobrang pagod namin kagabi at dahil sa mahabang biyahe namin, hindi na namin naipakita sa inyo ang kwarto na tinutuluyan namin dito sa Cebu. Ito yun. Sa araw na ito ay hapon na kami lumabas sa aming hotel at ngayon ay pupunta tayo sa Cebu City mula dito sa Mactan Island at magpapalagay na rin tayo ng RFID para sa Cebu Cordova Link Expressway. Dito sa bandang itaas ng passenger side inilalagay ang RFID sticker ng Sisilex, hindi kagaya sa amin sa Manila na nasa gitna ng windshield ang dalawang sticker ng dalawang malaking expressway. Nanatili kami na 5 araw dito sa Cebu at dito sa Mactan Island namin napili magstay para may dahilan kaming araw-araw dumaan dito sa napakagandang expressway na to. 60 lang maximum dito. Ito ang Sisilex Bridge. Ito ang may record ng pinakamataas at pinakamahabang tulay sa buong Pilipinas. At ito ay kinakonsider na Cebuano's pride dahil sa world-class build nito. Mula Mactan Island ay tumawid kami ng Cebu City dahil kakain kami ng hapunan sa Conching. Yun yung kanilang sikat na kainan dito ng native manok chicken bisaya. Sa Conching at dito tayo kakain ng kanilang native manok chicken bisaya. Wala din bawa daw sa atin. Okay, bawa daw sa atin bisaya. Sabi niya ate may nakalagay daw na ano, may pork. Medyo pricey lang siya, pero okay yan kasi native chicken naman. Kasi yung native chicken, medyo pricey. 450, maliit siya, parang pang isang tao lang talaga. Pero nasubukan naman namin yung sa iba, talagang ganito ang presyo ka ng mga native chicken. Napakanin na naman po tayo. Yan, rice na naman. Hindi bagay pag walang rice. Tapos, sausawa na spicy. May chili. Ang ano nila, yung toyo nila dito, parang may kasamang ano, sinamakatang tawag nila sa suka na dito. Tignan natin. Oh. Native chicken dito sa Cebu. Lasang mahal. Oh, ang sarap niya. Ubos lahat, tigit-tigit ang buo kami. Parasol, ang sarap. Sobrang napabusog kami dito, hindi na rin namin kaya mag-dessert o mag-coffee man lang, kaya balik na muna kami sa aming hotel ngayong gabi. At bukas, tuloy ang ating food trip.
So ayan, napakaulan na tanghali ngayon dito sa Cebu, at pupunta tayo doon sa sikat na kainan nila dito ng yung sinasabing isda na may nakahawig daw ng puffer fish. Natatakot yung iba doon kasi meron daw lason. At yun ang isa sa pinakang sikat na kainan dito sa Cebu. Yun yung isda na kung tawagin tagotongan. At ang luto sa kanya ay ang tawag dito ay nilarang. Ngayon malalasahan na namin kasi matagal ko na rin napapanood yun sa mga vlog. At ito ay dito matatagpuan sa Barangay Pasil dito sa Cebu City. At ayan na si Kuyo, nakita ko na rin siya ng personal. Siya yung napanood ko kay Pops Chew sa The Chew Show. Isa sa nagpasarap ng kain namin dito, hindi masyado nakaka-conscious dahil corn rice ang rice namin dito. At ayan, sa sobrang dami ng kumakain, hindi pa rin kami makakuha na mapaparkan dito. Ang daming tao sa loob. Ayan, dito na si Naniki. Nawakas, nakakuha na rin mapaparkan. Ang unang ano natin ngayon, kakainin ngayon, tanghalian, seafood, tagotongan. Ayan, pwede. Kaya siya rin yan. Ilan kayo, ma'am? Yung nag-guide sa amin eh, si Kuya, yan yung in-interview ni Pops Chew sa The Chew Show. Andito siya, wala nga lang siyang goggles. Very accommodating ni Sir, siya yung nakita ko sa video ni Pops Chew. Wala nga lang siya suit na goggles. Umaya, mag-goggles na daw siya. Kahit na malays daw ngayon, kahit hindi talaga makakainalis na buo. Talagang totoo nga yung mga napapanood ko sa mga vlog na ibang action dito. Kakain, magkakain, alis niya agad kasi may kapalit agad. Kagaya namin, may kumakain dito kanina, magkakain, alis niya agad. Tapos, kami naman. Corn rice. Medyo nakakahilo, no? Ganyan talagang style dito. Paspasa ng kilos, pati ang kain. Nakakahiyang magkwentuhan dito, ang daming nakabang. Ang cute niya. Yeah, makikita mo pa yung kanyang yung kanyang mata. Para siyang hindi ko pa siya titikman, pero yung itsura niya para siyang sinigang sa miso na may gulay. Para siyang sinigang, pero hindi ko alam kung yung lasa niya kung ano. Para siyang matete. Tikman natin itong tagatongan. Nilarang ang tawag sa lutong to. Para siyang para siyang hawig sa sinigang sa miso na sinigang na para may pagkapaksiw yung lasa niya. Yung dami ng ginger doon sa pagkaluto sa kanya, nabubura yung yung lansa, lalo na yung tsura nyo to, parang napakalansa. Pero ito, burado yung lansa niya sa tapang ng luya. Guys, tingnan nyo ang kit, no? Kiss me. This is how it goes. One beat, one dance. Let's show the world to move. It's one heart. Kuha niya natin yung mata. Ito pinakang style dito sa dish nito. Yung lasa pati pagkaluto niya para kang kumakain sa makapagal doon sa Memo Lopeza. Sobrang sarap! Kaya nung sinabi ko, tapos sa kami kumain, pagkatapos sa kami kumain, may kasunod na tayo na agad.
ganun action dito. Hugas ng kamay. So ang bill namin, tatlo kami kumain, may coke, may corn rice, tatlong ulam, 400 pesos. Tapos para sa seafood, napakamura nun. Okay, para sa atin sunod na food trip ngayong araw. Eh, nandito naman tayo sa isang parking lot na parang commercial space dito, malapit sa Canas Fried Chicken. Dahil ang next food trip natin ay ang paborito naman namin na fried chicken. At yun ay dito sa Aras, dito sa Cebu. Lagi ko nakikita yun sa mga picture dito sa may Colon Street. Akala ko Colon yan. Yun yung lagi ko natin sa kanto, Aras Fried Chicken. At ngayon, pupuntahan na rin namin. Nakita ko na nga kanina eh. Tara! Ito yung kanilang sikat na fried chicken dito sa ano, sa Cebu City. Yung ribbing niya, pamila lang. Maka na pamila matatukan, hindi pa siya. Fried chicken, masarap siya. Malaki pa siya. Pang, itong dalawa, 150, pang 75, isang piraso. Crunchy, maganda lang ang crunchy niya, sama laki. Crunchy siya maala, masarap siya. Yan ang kinakain ni Cherian ngayon kasi hindi ito halal food. Yung pinagpipretuhan nila ng manok dito ay doon din pinipreto yung kanilang mga pina-fry na mga pork. So, hindi siya halal. After namin sa Karas Fried Chicken, diretso naman kami sa aming third tanghalian ngayong araw. At dito na tayo ngayon, papasok na tayo dito sa House of Lechon. At dito na ang magiging pangatlong tanghalian natin ngayong araw. Pero hindi ko na ata kayang sundan pa ng pang-apat. Siguro sa ibang araw naman, o mamaya kapuna na kung meron man. Ngayon, dito na tayo ngayon sa House of Lechon. At yun nga lang, hindi makakasama si Cherian kasi hindi yan halal food. No, yun, pasa kanya. Makikita nyo dito yung reaction ng mga tao sa pagtingin dito kay Cherian. Talaga nagtataka kasi bakit merong Muslim dito. Alam naman na lahat. Pork dish ang specialty dito. Third spicy. Ito mo?
dyan. Mamaya kahapon na ang kain ko yun. Mamaya gabi na ako. Baka bukas na. Sundapusod na ako. Pero ito, kahit ko to. Lula. May rice ko. Ayan, at hindi pa dyan natapos ha, meron pa kaming halo-halo dito bilang dessert. Ayan. Siyempre, after the lechon, halo-halo na tayo. After na matinding kolens na kinain, switch naman tayo. Halo-halo dito sa House of Lechon. Kain tayo! Andito naman kami sa pakiramdam namin na ito. Yung pakiramdam na maiipa kaya hindi ka nalang kumain. Sumama lang ang pakiramdam. Good evening dito sa Cebu. Nandito kami ngayon sa Cordova at pupunta kami dun sa 10,000 Roses. After namin maglibot sa city, dito naman kami punta sa Cordova. 10,000 Roses. Sa taas para mas maganda ambience natin. Nakikita ko ng dagat, parang ito na yun. Ayun na, kita ko na. Diyan tayo magtatanghalian ngayong araw. Nasama kami ni Kuya ngayon at titingnan namin yung ano nga ba itsura ng igat na kinakain dito. Naandun daw sa may bangka. Doon daw nakalagay yung mga yung mga igat. Oh!
Fabulous ang kami dito ngayon at titingnan namin yung ano, yung mga igat nandun sa may bangka, oh, yun. Hindi daw siya nangangalan, pero... Ayun, okay, kuha yung... Kamay lang, kamay lang. Okay. Kuya, kasi ay, igat! Pupunin lang siya pag lulutuin na. Ay! Madulas! Oh? Igat! itong tanghalian namin ngayon. Yan! Ano? Ha? Oh, masarap kumain pag nakita mo yung mismo buhay. Oo! Oh, yay! Tara! Doon tayo! Kain tayo! Wala siyang amoy! Kahit mukhang ang lansa-lansa ng isda, hindi siya malansa. Oo! Oh, wala siyang amoy! Kahit konting lansa, wala ko na amoy. Wala siya talagang amoy. Nawa ka namin, ang dulas-dulas, mukhang lansa-lansa, pero walang amoy. Dalawang fried bakasi, tapos saka yung ano yung may sabaw. Ano saan yan? Ayan o. Oh, nilalang. O, oh, yan, nilalang yan. Pagmahit, tumakibe. Nice, tumakibe. Ito na ang ating tanghalian ngayong araw. Itong nilalang, saka yung crispy. Igat. Sabi nila. Ito daw, natural Cebuano Viagra. Corn rice. Your rice. May siya corn. Corn rice. Yan. Ang sarap niya. Wakamawa. Diyan tayo. Ito yung ano, yung, ano bakasi ba? Bakasi. Ba. Kaya ito yung bakasi, nilarang, ng luto nito. Naku, tingnan nyo. Hindi ko alam kung anong epekto nito. Kung totoo ba yung sinasabi nila. Kasi ito daw, Rube. Natural Cebuano Viagra. Madulas? Madulas. Igat na igat. Shout out kay Igat. Shout out kay Igat. Friends boy Igat. Ang igat pala ay natural Viagra. Sinasabi dito. Ayun pala ibig sabihin ni Igat. Pero ito, yung texture niya sobrang pino naman. Yung texture ng karni niya. Malansa, hindi? Lasang malansa, pero wala siyang amoy ng lansa. Mm. Hindi siya malansa. Yung amoy, pero yung lasa niya, lasang malansa. At ito, ito, yan, dito tayo. Ito talaga. Para sa akin, itong gusto ko. Masarap to. Fried igat. Kaso, hindi ko alam kung tama ako, pero paano sesens ko dito, kung ang intention mo sa pagkain ito, eh para maging Viagra, parang wala na yung pagka-Viagra pag ito. Pero dito, texture pa lang. Alam mo na. Madulas. Hipo pa lang. Parang umihipo ng Viagra. Ay, ano pa lang. Asan talaga ang isa? Naniniwala na ako na talagang ito ay Viagra. Basta. Basta kumain ka na lang. Kumain lang tayo. Ay,
Ayan, dito na kami ngayon kay ano, Lapu Lapu. At ang peg natin ngayon ay Bagani. At kaya ngayon, ang bet natin ngayon ay magkanta ng Bagani. Tumayong umtapang harapin ang buhay at kapin ang tagumpay. Kapwa at isang halaga huwag natin ng pababa. Isipin huwag sana ang sarili lang, pakisama't bayanihan. Subukan natin isulong at ligawan ng magandang bukas, ikaw at ako magkasama tayo sa lubungin ng kinabukasan. Magahan. Owe, 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 owe. Ating lahi. Manirig ng Pilipino. Dakila ang lahi ko. Bayaning Pilipino sa makabago palahon. Tara, baba tayo. Ayan, nandito na tayo ngayon sa Mactan Island, dito sa Lapu Lapu, dito sa monumento ni Lapu Lapu. Barin ng takot sa iyong damdamin, ipamalas ang aking galing. Yan yung favorite song namin na ano ko, napakinggan ko sa YouTube, sa quincentennial, yung 500 year. Yan, dito nila kinakanta yun, yung kanta na yun. Mandirig mong Pilipino. Pinlapil niya yung kanto. Dito yun, ha? Ay, Nikki, dito yun, ha? Dito yun. Bayaning Pilipino. Okay. Dito? Dito yun, dito kinantay, no? Yung hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey, oh. Hey, oh. Hoy, Ki, Ki. Tamo? Tamo yung anggulo. Yung sa likod na yun, no? Yung dito kinantay yung hubarin ng takot sa iyong damdamin ni pamalas. Ang aking galing. Hindi naman kami magtatagal dito dahil marami pa kami pupuntahan. Mayroon pa kami food trip dun sa, ano, sa Cebu City. Ang init! Balik na ulit kami sa sasakyan. Ang Mactan Island ang isa sa pinakang paborito kong lugar dito sa Cebu. Dahil dito matatagpuan ang ilan sa mga paborito kong leisure at luxury destinations. Sa aming pagbalik sa Cebu City, pinili kong dito ulit dumaan sa tulay na ito dahil para sa akin itong tulay na to ang isa sa naging identity ng Cebu sa akin. At natutuwa rin akong pagmasdan sa aming drone ang aming sasakyan na ito na kahit bubulok-bulok ay nagagawang libutin ang buong Pilipinas nang hindi nagkakaproblema. Hindi kami naranas itirik nito. Iba talaga pag ang sasakyan ay sunod sa layaw. Kahit bulok na, hindi kanyang bibigyan ng problema. At kahit abusuhin namin ang gamit, hindi kami niyan itinirik. Kahit meron kaming mas bago, mas moderno, mas komportableng mga sasakyan, eh hindi namin pinagkakatiwalaan yung mga yun. Dahil para sa amin, yung ganito kasimpleng sasakyan ang may kakayanang lumibot ng buong Pilipinas. Na kung magkaproblema man, eh siguradong magagawa kahit sa gawang tabi-tabi lang. Ah, okay. Wait. Wait lang. Welcome to Cebu!
nakakahawig na ba kayo kung saan tong lugar na to? Yang mga yan ang specialty dito. Oh, anong nangyari? Bakit wala na akong naririnig mula sa iyo, Sherry Ann? Nako-confirmed. May maling nangyari. Nahugot ang audio namin. Sayang, hindi tuloy namin masyadong feel yung aksyon na ginagawa ni Kuya. Wala kaming audio. Speechless. Yan, tapos na tayo ngayon dito sa Culinary Sting. Dessert naman. Tama, thank you. Yan, dito kami, kalating pa lang namin dito sa Ayala Center, Cebu. At bibili kami ng ano? Hard drive, wala lang kaming space pa sa mga video namin. Alam na yan. Mamaya, bili muna tayo dito sa ano, nating memory at wala na tayo. Pag-save pa ng mga video natin. Palibagi naman storage. Hindi na mas stress. Natitipid ko kumuha ng mga video clips pag halimbawa ang alam kong focus na lang kayo. Paano na lang ba? Naka-GPS pa yan ha? Inahanap yung ano, yung Jayco. Sorry, nakita ko kasi yung Jayco. Sold na ang gabi, kompleto na. May dessert na ulit. Ang bisyo. Balik na kami sa hotel. At ayan na naman matapos ang napakahabang araw ng pagpapagod. Balik hotel ulit kami. At bukas, kakain ulit tayo. Good night, everyone! Aba, totoo nga yung isang vlog na napanood ko na para kang celebrity dito pag pumunta ka dito. Yung suka. Mamamatay ka sa sarap dito sa Cebu. Kaya nasa likod ko. Wala na naman pwedeng ano, kainin si Sherry Ann dito. Sa nakating mo dito, parang at isa pagagawan ka. Iba iba pala mga may-ari ng ano, kainan dito. Kung saan ka bumili, doon ka ubo. At kami ito napili namin.
Tapos ang mahiri yan, kung anong kamakain niya. Ano ito? Kaya ito? Pork chop. Gusto ko pork chop. Naku, narinig niyo yun? Yung plastic na bilang pork chop na. Ano? Sir, ang tayo. Aba talaga naman. O aba at umisa pa. Talagang hindi marunong ng moderation. Pinuso. Tapos, pwede dyan yung bulak lang. Yung bulak lang. Mm. Mamamatay ka sa pinisigo. Ito na pala ang Top of Cebu ngayon. Pupunta sana kami pero ginagawa pala ito ngayon. Driving through days and nights. Alam nyo kung yayaman lang ako? Gusto kong makabili ng property dito sa area na ito ng Cebu. Feeling ko, taga dito si Kenneth Cobonpue, yung napapanood ko sa TV. Ang ganda ng ambience ng bahay niya. Keep on holding my head high, even if the sky is falling down. Jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. And I... Sa pagtatapos ng aming gala dito sa Cebu ay ang paglipat na naman namin ng panibagong isla. Nasa bowl na kami. Mga crew na Pascat dito sa Cebu! Napaka-seryoso ng mga tao dito. Papunta na kami po, Ron! We would like to say thank you for trusting and choosing Archipelago Philippine Ferries Corporation. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala at pagpasya na maglakbay kasama ang Fast Cat, ang kauna-unahang bago at modernong roll-up. Makakadaan na rin kami sa ilalim ng Cordova Link. Iba yung feeling na nasa mapa ka, tapos iba din yung feeling na nasa taas ka. Ayun o. Pinangarap ni Kuya, yan na. Let it carry you, carry you. A story we will remember forever. Oh, the glory, salty. Sa bahaging ito ng video, wala na akong tinanggal ng mga excess sa video clips namin. Para kahit papano ay mapakita at maparamdam sa inyo kung ano nga ba ang feeling pag naandito ka sa karagatan habang pinagmamasdan ang CCLEX at ang napakagandang Cebu City. When we go
Sa biyahe namin na ito sa barko at habang pinagmamasdan ang napaka-scenic na view ng Cebu, napag-iisip ko, sino nga ba ang dapat na makaranas ng mga ganitong bagay? Para sa akin, sana lahat. Pero oo, alam namin na talagang kasama sa ganitong mga lakaran ay ang malaking gastos. Hindi naman siguro masama kung makakaipon tayo at magdaan din tayo ng mga ganitong mga oras para sa ating buhay. Sa susunod na episode. Asan? Panibagong nakaka-chillax na isla na naman ang ating pupuntahan. Kaya tara, join lang kayo at samahan nyo kami sa aming pag-explore sa Isla ng Bohol.